What's up mga kapadyak? Kung maaalala nyo, sa isang video natin ay binilang natin ang mga nagka-counterflow sa EDSA bike lane noong ECQ and noong simula ng MECQ mula EDSA Taft northbound hanggang EDSA Magallanes flyover kung saan ay umabot sa 63 ang nabilang natin na nagka-counterflow sa bike lane. Ito tayo, May 14, 2021 at patapos na ang MECQ and bukas ay simula na ng GCQ version 2. Marami-rami na rin ang mga articles and videos mula sa mga fellow vloggers at mainstream media na lumabas para maliwanagan ng publiko tungkol sa wastong paggamit ng bike lane. Kaya heto tayo, muli nating subukan bilangin ang nagka-counterflow from EDSA Taft northbound to EDSA Magallanes flyover at tingnan natin kung nabawasan ba o mas dumami ang ating mabibilang. Comment below kung ano sa palagay niyo ang result. Alright? Let's go! Ano po ba ang ibig sabihin nito? Pansinin niyo po ang behavior natin bilang biker na nasa tamang direksyon ng traffic. Ang tendency po natin ay mag-swerve out or lumihis palabas ng bike lane
para maiwasang mabangga ang nagka-counterflow sa bike lane. In doing so, ine-expose natin ang ating sarili sa mga dumadaan na kotse sa katabing lane. Minsan naman po ay nagkakalituhan ang pagbasa ng body language ng kasalubong na rider, kaya pwede rin ito maging cause ng accident. Dahil dito, nadidefeat ang purpose ng bike lane para sa ating mga siklista. At kung iisipin natin, yung results ng munting tali na ating ginawa ay technically ECQ time po yan. Pagdating po ng GCQ at mas lalo na pag natapos na po ang pandemya at back to normal na po ang lahat, sa tingin niyo po ba mababawasan or mawawala ang mga nagka-counterflow sa bike lanes? Sa tingin ko, kaya if magagawa ng solusyon habang maaga. Hindi natin basta-basta pwedeng sabihin lang na share the road or maluwag naman dyan kaya magbigay na lang. Dahil sa pag-counterflow, lalong-lalo na sa highway, hindi rin natin masisigurado sa lahat ng panahon ay palaging safe at maingat ang pagbibigayan. Isang maling calculation lang dyan o isang maling desisyon lang, malaking disgrasya ang kapalit. Mainam siguro na tayo ay magtulungan na ma-inform ng maigi at malawakan ang mga kapadyak natin na higit pa sa pagiging obstruction nito sa normal flow of traffic, especially sa isang highway, ang counterflowing po ay napakadelikado para sa ating safety. Tulad lang ng kampanya sa pagsuot ng helmets, dati konti lang ang nag-helmet. Ngayon, halos lahat naiintindihan na ang benefits ng helmet. Ganon din ang wastong paggamit ng bike lanes. Naniniwala ako na darating din ang araw na maintindihan natin na kahit mas convenient or mas malapit na daan ito, hindi safe ang pag-counterflow sa bike lanes. Till next time, this is your Barong Biker, June. Bye-bye. Suave.